Para yan yung equivalent ng nagde-death threat eh. Malamang hindi kanya papatayin talaga. Pag nine-death threat. Kasi sinendan ka. LC reklamo. Yeah. Yan, nakareceive ka ng text galing kay Santi. LC reklamo. Mag-ingat ka na. Mga ganon. Definitely, wala siyang gagawin. Kasi the fact that tinext ka niya, winarn ka eh. Salamat, winarn mo ko. Mag-iingat talaga ako. Diba? Iiwasan na kita from down. Welcome to Coffee and Comics, and now we're gonna be talking about not comics, pero it's kind of aligned pa rin. I'm with Mike Unson, and we're gonna be talking about your shirts that's available here in Coffee and Comics. This is the Eternal Destruction of Mankind shirts and stickers available here in Coffee and Comics, which you can waze it. Bakit ba Eternal Destruction of Mankind? Eh, sorry, na-starstruck ako kasama ko si LC Reklamo. Dabi, sorry. Guys, sorry, share ko lang. Ano eh, sobrang fanboy kasi ako ng Reklamo since 2004 yata yun. Tapos, matagal ko na sa hindi napapanood ng live, lalo na nag-pandemic. Tapos, nag-birthday yung barista nila dito na si Santi Altares. Napatugtog niya yung Reklamo. And alam mo yung ano? Alam mo yung moment sa Kingdom Come na sumigaw na ng Shazam si Billy Batson, tapos nakita na moment yun. I love that moment. Nandiyan na si Shazam, parang gano'n. Nung nakita ko si Reklamo na tumugtog, sabi ko, grabe, ito yung idol ko. Napag-ganan ako talaga. Ay, nako, anyways. Then connected to, ah, hindi to kagaguhan lang. That's ages yung ago. Time na na-meet kita, siguro, that was when I wrote Eternal Destruction of Mankind, mm-hmm, na joke. Sorry, hindi yata alam ng mga tao. Hindi totoong band si Eternal Destruction of Mankind. Ha? Ano siya? Fictitious band na part siya ng isang joke ko na one of my oldest jokes, I guess. Kasi bago pa lang ako nung sinulat ko si Eternal Destruction. Eh. So ginawa mo ba to big to spite? Hindi naman. No. Kasi ano nangyari niyan? Yung isang friend ko, si Mark Jacinto, pangalan nun eh. Na madalas siya, no, kami yung nanonood sa sa Giho. Tapos one night, may napanood kaming band na hindi naman sila, I wouldn't say they were bad, pero hindi rin naman sila super galing. Pero yung, alam mo yun, do you remember the name? Hindi. So, hindi ko alam kung active pa yun eh. Pero nanonotice ko yun, ano, alam mo yung tipong yung tugtugan mo, ganun lang yung level, pero talagang bigay na bigay sila na yung singer mo, ganun pa. Tapos, kasi napatawa kami ng malakas nung pagkanta ng singer. Not because tinatawa na namin siya, pero yung tawang, astig! Parang ganun. Tapos, the week after, in-invite ko si Mark Jacinto sa gig. Sabi ko, pare, abangan mo, may bago kong joke. Tapos magkakita niya yung tawa niya. Yung banda niya. Yung tawa niya is, ano, at grabe, yung ano, yung napanood natin yung banda. naalala ko, we always used to guest with Jojo A. Shout out kay Jojo. Syempre. How are you, man? Isa yan sa mga, ano, isa yan sa mga big supporters ng stand-up comedy career. And a lot, not just stand-up. He was supporting a lot of independent bands. Ang galing yeah, yun eh. Ano, parang araw-araw may indie band siya. Yeah, and I remember there was a time he guested this band called, ano, I think, the Threesome Band. Oh, hindi, marami yan eh. Yung Threesome Band. Yeah, isa yan, si Threesome Band. Tapos si... Pero lima sila. Tapos si yung banda nung kaibigan niyang naka-cult galant na maganda. Wow, may ganun, ha? Meron siyang guy na long hair. Parang Dindo yata pangalan. Naka-vintage na Mitsubishi. Na bagong nung time na yun, pina-restore niya. So, wow. Katudor siya na galant, eh. Tapos pangalan ng band niya, si Pining Garcia. Hey, I know that. Kilala ko sila. Blues. Ayan, yan. They play blues. Tapos meron yung ano... si Daphne's Clan, yung singer nun, some big guy na baba ng boses na para silang kulso. Si Toscoin. Parang I guess yun yung reason bakit ako may Eternal Destruction of Mankind. Kasi yun nga, nagkaroon ako, hindi mo alam, nagkaroon ako ng recording rehearsal studio for a while eh. In Makati, di ba? Sinasabi mo. Tapos ano tawag dito? Pagka yung band feeling namin, wala namang budget. Oh. Ano yun? Sasabihin namin, ano ka lang, mag-book ka lang ng 1 hour. Tapos kung wala namang client, tuloy lang nyo lang yung rehearsal nyo. Dapat lang. So, yun yung nangyayari nun, mga indie.
Tapos eventually, nagkakaroon kami ng mga client na, ayan yan, guys. Look at that. Yan, yan yung eternal destruction of mankind. Support the cause, di ba? The destruction of mankind. I love the logo. It's very yan, punk yan. Rock. And tapos mayroon pa si Liko. Oo, oh, yan yan, siyempre. Ano to? Gawa to ni Art Initiative, yung friend ko, si Ces Cabangon. And guys, I'm not kidding, ha. I have one myself. Oh. This one is very soft. Ito, talagang pure cotton siya. It's not yung parang... giveaways. Oh, kasi it's really si Santi nung kakabili niya nan sinuot niya agad eh. It's really a well-made quality shirt. Yeah, so yeah. Pwede talaga kahit mainit na mainit, press ko pa rin. So pag nakasuot ka niyan, para kang ano no, yari sasali kang rally, 'di ba? Bagay eh, 'di ba? Hindi mo alam kung anong pinaglalaban mo, no? Nakaganyan ka lang, no? Perfect. Yung hindi mo alam ang pinaglalaban mo, pero may pinaglalaban ano nga, meron diba? Dito? Rally, diba? Sali ako. Para saan to? Wala akong pakialam. Basta against something. Diba? Ano ba to? May pinaglalaban ba tayo? Tapos underdog tayo? Oh, ay, tama, kasama ako dyan. Ang bagay itong shirt ko. Yung mga anarchists eh. No? So, actually, hindi naman namin pinupromote yung anarchy sa Eternal Destruction. Bakit naman? Parang pinupromote natin dyan is ano, yung may mga magaling na band, merong hindi. Yun yung line sa Eternal Destruction joke. Yeah, yeah, kami yeah. Yung hindi magaling, di ba? Kasi yun nga, pagka lahat kayo magaling, ano yun, maluloko ka na nun. So ito Mike, are you a fan ba of, ito parang very post-apocalyptic yung dating and very eternal destruction of mankind. No? To tell you the truth, the reason I like it, it resonates to me because I'm not really a fan of the human race. I'm, I'm really yan, not. So. Yung nag-design, by the way, shout out, nag-design ito is a very talented artist, si Isa Pilapil. Ano siya, nagde-design siya talaga pag mga... Maybe we can link her account yeah, here, sige, no? Sige, we'll link her account. So anyway, yan, nung pinakita niya yung sample nito sa akin, yan, nilagay, nakasulat yan, if you look closely, nakalagay yung eternal destruction of mankind sa mga tornilyo. You can read tapos, it. Tapos ano yan, dinescribe, we had coffee sa Rockwell, tapos parang sabi ko, gusto ko yung ano, yung parang si Eternal Destruction kasi band siya na angas siya, wala siyang pake. Ganon, tapos maingay. So, yan yung kinalabasan ng design. And that's a band I want to see. A band at walang paki. Bihira yan dito eh. Actually, kailangan paki. Ano, kailangan talaga wala kang paki. Talaga? That's sa'yo, a philosophy. Sa'yo ko natutunan yun eh. Ikaw yung si I don't care method na pinopromote ko yun indirectly sa buhay ko. Kasi, now, if you think about it, yung inimbento mong I don't care method na di ko naman invent, mga trip-trip lang natin yun pag nagkukwentuhan tayo nun sa mga gig eh. Para siyang may pagka-stoicism eh, di ba? Na stoicism? Pagka I it don't is. Care. Kasi ano yun eh, pagka wala kang pake sa... Di ba kasi marami ngayon, especially yung mga addicts sa Socmed. Parang, oh, grabe, minambash sa akin. Di ba? Parang big so deal what? Sa hala. So, pagka wala kang pake, hindi ka ma-affect. Kung may nag-comment na masama, so what? Di ba? Sticks and stones. Oo, para yan yung ano. Stones. Parang yung analysis ko yun. Nalalamin ano, may episode yung Fantastic Four na... Parang sinasabi nila kina Watcher, eh kung i-attack kami ni Galactus, ba't hindi siya nagpapakilala? So parang tapos ang sinagot sa kanya, something bakit, like, bakit? Bakit? Kinakausap mo ba yung mga cockroach sa, galing. Oh, yeah, sa lababo that. Ng yeah. Kitchen mo? So parang ganung kaano si Galactus he sees us as bugs. Hindi ko kailangan i-announce na sisirahin ko kayo, I'm just gonna do it. Yeah, diba? Yeah. Para yan yung equivalent ng nagde-death threat eh. Malamang hindi kanya papatayin talaga. Pag nine-death threat. Kaya sinendan ka, LC reklamo. Yeah. Yan, nakareceive ka ng text galing kay Santi. LC reklamo, mag-ingat ka na, mga ganon. Definitely, wala siyang gagawin kasi the fact that tinext ka niya, winner niya eh. Salamat, winner mo kung mag-iingat talaga ako. Diba? Iiwasan na kita from now on. Diba? Oh, totoo, that's right. Diba? And it's the same with, I don't want to talk about anything that will trigger anyone. So, yun nga. So, yan, going back to the shirt, guys. Ano to, medyo exclusively available siya dito sa Tiny Bar. Tapos yung iba nasa kotse ko. So, kunyari, nakita mo ako sa mall. Sabihin mo, Mike, meron ka bang Eternal Destruction? Sandali, kukunin ko lang sa otan. No, not just that. You do a lot of gigs in Tiny Bar. Yeah, and if you guys are lucky enough to catch him, pasahin nyo na. Tama. While he's still ano, here. So, yun, right now, naka-display siya sa Tiny Bar. Mm-hmm. Coffee and Comics. Sorry, Coffee and Comics. Yung magkadikit naman si Coffee and Comics yung Tiny Bar. Tapos aside from that, meron din tayong stickers. Mm-hmm. This is waterproof sticker. Waterproof sticker yan, eternal yan din, yan. Eternal destruction of mankind. So ano siya? Tawag dito, yung proceeds nitong shirts na to,
Well, of course, yung part, ano to, how much are we selling this again? $1,000 A portion of that, kailangan ko lang bayaran yung supplier ko, yun, si Art, ano, si Art Initiative, kasi hindi pa ako bayad sa kanila. So, ano, bali ano yun, big time si Art Initiative, inabunuhan niya muna yung shirt. Wow. Mm. Tapos, ano, tapos, ano, sa sales ka na lang ba? Oo, sa sales ko siya bayaran. Tapos, ano, tawag dito, tapos hindi siya makulit, hindi siya naniningil. Mm. So, pero malay natin, baka isang araw biglang dumating, panood ko yung podcast niyo. Wala pa ba kayo nabibenta? So, but yes, seriously though, yung a portion of this, ano, of the a portion of the sales of these shirts, ibibigay namin kay yung sa good friend namin na si Kes. Yeah. Si Kes Cheng. So, yun. Yun yung ano nga, ironic, you know? Someone na malamang never sasali sa tipong ano, violent na protest. Pinapag fundraiser natin yun. Someone who's so passive. Diba? Someone who's so passive. Diba? So, yeah, ito yung ano niya. Yun yung great irony nitong eternal distraction. Pero itong ano, stickers, guys, ano to? Mura lang to. Magkano to? 50 pesos? I guess, yeah, 50. So, 50. Kayo, gusto yung bayaran na mas mahal, okay lang. That would be better. Magkano 1,000 yung sticker? Ah, 100. Okay, okay. All proceeds will basta be... Basta ito, 100% ng proceeds. Yeah. Proceeds. Proceeds? 100% ng proceeds ito para kay Kes din. Yan, yeah, so... Yeah. So, yeah. Are you ba, ano, are you a fan ba of mga... The destruction of mankind? Actually, feeling ko, dapat masira na yung mankind. Tama. Kasi... nakakita ko ng mga article na yung city na naubusan ng tao kasi tanga sila. Tapos biglang nangyayari yung tinubuan sila ng... Hindi na, sometimes magtumingin ka, ka sa internet minsan yung mga tipong... Nangyayari yung civilization na... Di ba may mga ganun sa history, yung civilization hindi nag-survive so naiiwan lang yung mga structure nila. Nangyayari nag-grow lang yung forest. Mm-hmm. Yung a big debate was with the whole Infinity War movie, di ba? Yeah. The snapping yung, and then what did they call it in the MCU? Tawag doon? Blimp? The blip. No? Yun. And after that, you see there's a side by side setting na may mga taong depressed because they lost. Or actually they didn't really die, they were parang wished out of existence. Oh, tama. So they were sad, but on the flip side, may blue whale sa San Francisco. Oh, exactly. Ang ganda ng foliage. I mean, so sometimes you ang gandang ano yung debate yan. And a lot of people are saying, hindi tayo kailangan ng Earth eh. Oo, parang ganun. Marami ako though, baka kailangan nila ako. Villainize si Thanos. Ikaw, kailangan ka ba ng Earth sa tingin hindi. Mo? Hindi. How many, okay, you have to ask yourself, that's a good question. You have to ask yourself, when you die, okay, ano mawawala? Parang feeling ko makakalimutan lang nun. Di ba? Yeah. Bagit nga ng good friend mo na namatay years ago. If it's close, naalala ko. Siyempre, I still feel. I mean, God bless you. So, Edsel, I still think about him very recently. I don't think it'll stop. I think I'll always remember Edsel. Pero imagine mo, pag mga 90 ka na, may isip mo pa si Edsel. Baka, diba? I guess. It'll be one of your... When you're old na kasi, death becomes... I don't know, when you were in my... When we were in our 20s, di mo maisip yan. Hindi. Parang takot na takot ka. 30s, parang shit, ganun pa rin. When you're in your late 40s, like now, I'm in my late 40s. Tama, parang late 40s eh. Parang ano eh. Ayos lang. Oo. If it happens, it happens. Hindi ba kinilabutan nung inisip ko na aabot ka ng 90? Na-imagine mo bang 90 ka? Tapos, my lola died at 98 or grabe, something, 85 no? Or something. Imagine grabe. 90 ka na, nagre-reklamo ka pa rin. By that time, sana may cybernetic enhancements na ako. Naka-exoskeleton. Parang si Batman sa Kingdom Come, di ba? Tapos tumutugtog ka ng Pat's Problem pa rin yung tumutugtog mo. Ano? Meron gano'n na, may nakita ako sa internet na may cybernetic hand na nakatugtog siya. I don't know kung totoo yun, but anyway, so yun. Yeah, so yun nga, I mean, the death of mankind, that's a critical subject. One of my favorites is Planet of the Apes, which is showing, if you're watching this, dami ng version yan, di ba? Yeah, if you're watching this late,
at this time we're filming it, it's kakalabas lang niya, and it's, I think it's one of the best, it's the best post-apocalyptic. Hindi ba ano, si ano, yung anong anime yun na post-apocalyptic? Dami. Yun? May pinapanood ako nun eh. Ah, hindi na. Yung pinapanood ko nung bata ako, si Galaxy Express 999. Oh, I love Galaxy Express 999. Parang dun yata nangyari, ano? Hmm. Parang, hindi ko maalala eh, kung masyado na bang ano, masyado na bang malamig or what na ang option ng ibang tao is magpa-mechanize. So, pag mayaman ka, bibili ka ng machine body sa certain planet. Tapos, yung mga mayaman, since machine sila, sila yung naging parang yung, ano, yung namumuno. Ginagawa lang yun, nagpi-people hunting sila. Talagang gago eh. There was a time na daming ano eh, kwento about post-apocalyptic and trains like Galaxy 999 Snowpiercer. Yeah, yeah, yeah. The comic book came out and pinanood ko 'yan, 'di ba may series niyan? I like the movie better. Galing yung movie. Yung series niyan ano eh. Medyo the series is a detective story, whodunit something, parang, you know. Para siyang ano, Murder in the Orient Express. Parang ganoon eh, pero mas not more about the social struggles. Yung ano, yung mga tama ba ako? Parang may mga stowaway dun sa barko or sila yung barko sa train rather. Well, yeah, the tail end, they're diba? Calling them the tailies, no. Diba? They weren't supposed to be there. That was supposed to be for I think cattle or something. Parang sila tinitirhan ng pagkain, parang hindi, what happened was nagkaroon ng para talaga yun sa may mga ticket. And syempre parang yung 2012 na alam mo yung movie na 2012, diba? Si, ano, kailangan mo ng ticket to live. May ticket ka para. De, nakakatawa yan. Sorry, naalala ko lang. Yun yung ano, diba? Nung sinabi, sino ba mga sasakay dito? Yung mga ano, yung mga best people na pagkita ka yung mga itsura, may mga tipong mukhang chic, basta bottom line, pera-pera. Pera-pera lang. Pera-pera yung park. Yung may pumasok nga, yung chic, may kasamang servants, tsaka may kasama pang mga pets, di ba? So parang, mas inuna pa yung pets kaysa yung mga tao. Saan galing yan eh, dyan mo makikita ang gago talaga yung human race. Eh. Yeah. Yung mga gumawa nung, imagine yung mga nag-construct nung parang big arc na yun China. Para to save ano, China para to save the human race. Hindi sure nakasama sila. Diba? Actually, the guy who discovered the whole thing, diba, hindi siya kasama eh. Hindi diba? Pa siya kasama. Kaya nga yan eh. Parang, the guy na pinagtawanan, the scientist, the geologist na pinagtawanan, tawanan pa siya. Hindi siya kasama, diba? Which is the usual case in most post-apocalyptic movies. Trinay nila sunduin yung scientist eh, diba? Yeah, but the chopper never came. Oh, diba? He was lied to. Parang yung the other scientist, yung partner niya. Yung ano siya, diba? Yung core ng Earth, yung meron siya minomonitor na core ng Earth na pasabog na eh. Yeah, so I mean, in every post-apocalyptic story, movie or comic book, may scientist na pagtatawanan. Diba? A scientist will try to warn the human race and pagtatawanan siya. It happens in every earthquake movie, diba? Disaster flood. Para sa ano, diba? Sa Dante's Peak. Dante's Peak pa yun, Dante's si Peak. Pierce Brosnan. Sinabi na nga niya na, ano na, special mention pa tayo dun eh. Dahil may part dun na may nahanap siyang sulfur. Tapos sabi, the same thing I found in Mount Pinatubo in the Philippines. Diba? Special mention yung Philippines. I remember Mount Pinatubo. Parang lately lang, di ba yung pre-pandemic, yung pumutok yung Taal, di ba? They were also pare, stupid nun, no? Yung mga, di ba, mupot si Taal, parang ano eh. Bilang all of a sudden, nagka-bright idea yung mga idiots dito na pumuntang Tagaytay. Before the explosion? Okay, feeling ko gusto nilang picturean siguro. Tapos, mamaya nagwa-warning na ang traffic tuloy. I'm not surprised. Here's a fun fact. Mas maraming namatay sa selfie kaysa a shark attack. Did you know that? In human history, diba, hanip, ano? Maraming namatay trying to get the perfect selfie or the perfect picture and they died. Imagine ako nandun sa waiting area ng afterlife. Siguro may ganyan yung naisip ko eh. Pag namatay ka, pumunta ka sa parang waiting area tapos may number. Tapos makakasabay mo yung mga siguro ginogroup nila yung people who died of similar deaths. Kanyari, so, yung mga namatay ng selfie, dito kayo. Tapos bilang, sir, but para maiksi pila nun? Hindi, yung mga kinain ng shark. Di ba? Parang gano'n. Mga selfie ang haba. Diba, selfie haba. Tapos, mga namatay sa katangahan. Tapos yung kinain ng shark, ba't ka ba kinain ng shark? Sir, kasi may nalunod, sinave ko.
So yung itsura namin habang inaangat ko siya, yung guy hinahabol ng shark, nung inangat ko siya sa boat, pag-akyat ko, kinain ako, bali ni risk. Ay, ano to? Pasok agad. Pasok na to agad. Saan't bakit pindot ka yung recording? O ano, ikaw, ba't ka namatay? Sir, nagsiselfie mo kasi ako. Bakit? Kasi ano eh. Ito ka muna, mga 30 days ka muna dyan sa ano. So that is true. Marami talagang died because of trying to get the right picture. Yeah, I mean, hindi ko alam yan, ha. It's crazy. Sa kaya na ano, pa ba mga stupid deaths yung ako, if I'm about to go, kunyari nalaman mo you're about to go, what are you gonna do? Let's say you have sinabi siya ng doctor may 1 month ka na lang. Hindi, gusto ko yun ano, dinalaw ka ni Death. Si Death mismo. Si siya mismo, eh, by the si way. Death, ano si Death ng Sandman para maganda. Oo. Oh. Hindi, actually yung gusto kong Death, ang gusto kong Death yung sa Twilight Zone, yung naka all white. Sino ba yun? Basta mayroong episode. 80s na Twilight Zone? Yung 80s Twilight Zone, may episode na si Death naka puting Mercedes. Ah, hindi ko maalala. Tapos naka all white siya. Pero parang mas okay nga yung si Death ng Sandman. May Twilight Zone episode about this, about Death, and it was the guy from Seinfeld, si ano? Oh, si ano? Si George? Si George Costanza. Oh, yeah. Played, hindi ko alam the name of that actor, I just call him George Costanza. Si Jason Alexander. Jason Alexander, si George Costanza. Ano nga ang premise ng F na yun? Parang sinusundo ba siya ni Death? Si Death, si George Costanza. Oh, okay. Na gusto magbakasyon, sabi niya, I never had a vacation ever since I was conceived. Gusto ko magbakasyon, isang araw lang. Tapos yung doctor, pinipilit siyang, bumalik ka na, dahil nagkagulo na yung mundo. Kasi nagkaka-overpopulate. In one day, nagbakasyon lang si Death for one day. Walang namatay. Nobody died. Uh-huh. In one day, nagbakasyon si Death, the world went to chaos. Grabe, no? Because of instant overpopulation. Diba? So death really needs to happen. So ganing nang ganda. Pero ano kaya yung selection process niya, no? Ano kaya to? Random ba to? I don't know. That's one thing you have to ask Death. Eh. May ano, may cousin akong namatay last year. Eh. Mm. So, yung ano siya, tagal siya sa hospital, so dinadalaw-dalaw siya. So, yung parking naman, yun nang yun eh. So, pag sumasakay ako ng elevator from the parking, nakakwentuhan ko yung parking, yung elevator girl. Mm. Kasi yung oras ng dalaw ko, shift niya. Yeah. So, parang one time on my nth visit, sabi ko, nangyari na ba ever yung ano, may araw na walang tao dito? Sabi, sir, ano yung sabihin? Yung tipong walang nakakonfine, na tipong in-announce sa inyo na, by the way, walang may sakit ngayong araw na to. Wala daw eh. Wala raw ganung araw. It's impossible. It's, diba? Walang pwedeng magkasakit. I think it's kasama talaga yan. Na parang, yung sabihin, ano, sabihin, ayaw yata na tayo gumaling. Hindi, I mean, kasama talaga yan. I mean, it's crazy nga that we're supposed to be living longer. Dapat yung lifespan ng humans para mga 30 years lang. Di ba nung araw gano'n? 40 nung years. Wala pa mga gamot. Yeah, it's 40 tapos, years. Ano? So, di ba there's, sabi nga, I don't know if it's, nasa Bible ba? I'm not sure, correct me if I'm wrong, sabi that Abraham lived hundreds of years. I don't think it was true. I think it's iba lang yung calendar. Humans were baka iba yung bilang nila. At 40 you're dead. I mean at 40 you're like an ano age natin during that time we're already dying age na tayo yan. Yan para ka nang ano no. Elder ka na, ano elder. Ka na, parang kuno yung village ano wise man. Oh, kuno village people. Wise man. Anyways, Mike, thanks again for coming by. Guys, remember, eternal destruction of mankind. Yeah. Support the cause. This is a cause to destroy the human race. Why wouldn't you support it? We're an evil race. Ano lang yan, ha? Baka maniwala yung mga idiots. Ha? Hey, totoo to. I want the human race eradicated. Wala nang matitira. The world will be better off. Get this, guys. If you hate the human race as much as we do, get this shirt. This is the shirt for us. Once we sell millions and billions of this, we will have enough money to build a bomb that will destroy the human race. Hindi, wag ba. Magawa na lang tayo ng ano, yung parang mat tracker na kotse, di ba? Pero walang nagagawa. With the proceeds, no? Magta-transform into what? Flying car. The proceeds from these sales will end up with Mike Punson's dream car
Something from mask. Then, gawa ka lang ng ano mo, ng sarili mong mask team, di ba? Diba? Eh, tapos on call kami anytime. You know, I was surprised. You came up with the vehicles, but they never came up with the helmets. Oo nga, no? As in a real helmet that you can wear. But, that's you know, a good... Is an, ano, there is a 3D printing ano, guy who printed all. Oh, so, that would be cool. Kasi diba, ano, may mga kunyari, may Mandalorian na helmet. Oh, diba? Nga, oh nga. Why not mask? Yung pa naman. Isipin mo, magdadrive ka, no? Tapos naka-matracker mask ka. Kasabay mo sa traffic. sorry. Si Stonewall, si Gulliver. Gulliver's Travel? What are you talking about? No, ano, yung his helmet's name is Gulliver. Gulliver, oh, he shrinks, the helmet shrinks people. Mayroon ganun? Yeah, with mask. Sa mask? Yung parang hindi yata. May ganun? He's an architect. What? That's crazy. Yes, his head mask name is Gulliver. That's a crazy a crazy concept. Ano pa, no? That's a crazy concept. Rama pa tayo. It's like Dr. Evil's shrinking. That's too much. Anyways, guys, it's been fun talking to you, Mike. Yes, always. Always talking about we started a with pleasure here at Coffee and Comics. We started with your shirt, Eternal Destruction of Mankind, which is available here in Coffee and Comics. Then we ended up talking about mask. I don't know how that happened. It always happens in this show. Thanks, thank you everybody for tuning in. If you know anyone who likes what we do, please share and like, subscribe, and yeah, Mike, thank you. Yeah, sorry, you know, by the way, you can also follow me on Instagram. It's Mike Unson Comedy. If you wanna check out our upcoming gigs, I do shows here at the Tiny Bar Coffee and Comics Tiny Bar regularly. So, pati yung artist mo, we have her link is here. Yes, yeah, so Isa Pilapil yung pangalan to. And of course, the shirts, I'd like to thank si yan, ito yung logo nila, si Art Initiative. Yan. Art Initiative. Let's link them also here. Nag-design ng shirt natin. Perfect. All right, thanks everybody. Till next time. Bye-bye.